Nagpapahinga pa po siya ngayon sa bahay. Nandoon po siya sa Davao. He is on bed rest per the advice of his doctor for a period of 5 days sa beginning yesterday. Pero pipilitin ko po na ikumbinsin siya na makadalo na siya this coming Friday doon sa hearing ng Senado. So, ano po kaya ang mangyayari? Ano? Torning, ano kayong mangyayari pagka hindi siya nakadalo sa Friday? Kasi mukhang si Senator Gordon talagang pinipilit na ano siya pumunta. Well, hindi ko na iniisip ano na hindi siya makakapunta. If it has to be done, baka no puntahan ko siya doon sa kama niya at doon kami mag open ng camera. No, I mean these hearings are serious. And we take them seriously, and the senators need to be taken seriously. So, naintindihan ko naman yung kanilang desire, no, na matuloy yung mga hearings na nandoon si Mr. Yang. And I as counsel and as an officer of the court, will really make a strong effort to ensure that Mr. Michael Yang will appear that day. Ayun. Oh, assurance from the attorney, from the lawyer of Michael Yang. Yan, sisikapin niya mag-a-attend si Michael Yang. Oo. Kanya client. Pakita, O baka may duda yung mga nanonood sa atin, no? Yung mga yotits. Pakita natin, Cesar, yung medical certificate. Ayan. Yes. Galing sa Adtun. Ano ba ito? Adtoon Medical Clinic. Ayan. Na nakasulat. Michael Yang. Ay, 45 years old. Tama ba? Yes. Male. Batang-bata pa pala si Mr. Yang. Yang is young, ika nga. Ano bang naging blood pressure ni Michael Yang nung hindi sila andalo nung Lunes? Lalo ba kataas yung blood pressure niya? Actually, Manny, hindi ko na naitanong yan eh. Kasi I wasn't present noong dumiretso siya sa doktor, no? Kasi what happened was, lahat kami ng mga abogado at yung kanyang interpreter, nandun na kami dun sa venue kung saan kami magtitipon. And then mga 15 or 20 minutes bago noong start ng Senate hearing, ay bigla po kaming nakatanggap ng tawag galing dun sa kanyang executive assistant at sinabi nga na talagang naging masama ang pakiramdam ni Mr. Yang and kailangan na niyang dumiretso sa doktor. No, kasi medyo masama na talaga yung pakiramdam. So hindi ko na alam kung magkano kung anong dahilan, but ito naman ay unofficial, no, and I haven't again, no, ayaw magsalita kung bakit tumaas yung blood pressure niya kasi meron siya natanggap na impormasyon na itong yung isa doon sa mga testigo doon sa hearing, si Mr. Lincoln Ong, ay nakatanggap ng death threat. And yung death threat daw ay umanoy, ang sinasabi, pag hindi daw dinawit si President Rodrigo Duterte dito sa anomalya na ito, ay ipapapatay daw yung pamilya at saka papapatay din si Lincoln Ong. Si Michael Yang, natural, yeah, well, kakabahan ka, no? Kasi, well, hindi naman po talaga totoo. Never po na na-involve si President Duterte dito sa transaction na ito. Never.